Magandang umaga po sa inyo lahat sa aking mga kaibigang tagapanood ng aking YouTube channel. Ako si Altida Green. Ngayon po ay nandito po ako sa aking tanong na sili. Sili at sal. Ito po ang aking panimo. Tatlong linya lang po ito. Ngunit medyo malaki-laki ng konti. Mga dalawang linggo na ito mula noong akin po itong nilipat dito. Ito po ay transplanted at saka binabaging po natin. So pagtanim ko po dito ay malaki-laki na ng konti, ngunit mayroon pong ibang namamatay dahil sa init ng panahon. So ito pong video nito ay sasagutin po ang mga katanungan. Mayroon pong nagtatanong kung paano po natin inalagaan ang ating tanim na sili. Sa ating pagtatanim ng sili ay pinaplano po natin na hindi tayo mabibigo. Kasi pag namamatay ang isang puno ay talagang isa na itong kalugihan sa ating pagsasaka. Ang sili po ay matagal po itong mamamatay. Ngunit ipaghanda natin ito ng mabuti para tumataas po ang kanyang buhay. Aabot po ito ng isang taon. Mayroon pong mga puno na inirehab natin. Depende lang po sa kalakas ng ulan. Ngunit paminsan-minsan pag masyadong malakas ang ulan, talagang hindi natin maiuwasan mamamatay po ito. Pag medyo katamtama ang ulan, talagang tumatagal po ang tanim na nating sili. Yung mga katanungan po na namamatay po ang kanilang sili, talagang masasagot po natin yan. So titingnan lang po natin, kung obserba lang po ninyo kung paano po ginagawa ko ito, parang hindi po kayo magalinlangan kung ano nangyari sa inyong tanim na sili na malaki na namamatay pa. So ang sili po ay talagang madali itong mamamatay. Mayroon po itong sakit na tinatawag nating bacterial wilt. Yung bacteria at fungus na na-develop sa kanyang puno at ugat tuwing ito'y maliliit pa. So sa paghanda natin ng seedling, talagang ini-sterilize po natin ang lupa. Sinisiguro natin wala pong bacteriang naisama sa ating seedling, no? Ilalagay po natin ang wate, ang lupa na ginagawa nating bagging, inilagay po natin sa kumukulong tubig, no, para siguradong namamatay po ang mga bakterya. Yung lupa na nilalagyan natin ng punla ay talagang sinisiguro natin walang bakterya, ini-sterilize natin, nilalagay po natin sa kumukulong tubig. So naghanda tayo ng seedling, talagang sinisiguro natin wala ng bakterya. So pag na-transfer na natin dito sa taniman, gumagamit tayo ng organic fertilizer at sa lupa mayroon din mga bakterya. So pagkalipat kaagad, nag-spray tayo ng fungicide. Yung fungicide ay systemic po ang ginagamit natin. Yung systemic ay talagang tumatalab sa ilalim ng puno. So pag mayroon pang natira na fungus at saka bakterya, so mamamatay po paggamit ng fungicide. So iniwasan po nating magkasakit po ito tuwing malaki na, no? Yun po ang iba nangyayari na malaki na ang kanilang sili at namamatay pa, talagang mayroon ng deposito sa bakterya at fungus dito po sa kanyang ugat at sa puno. So parang hindi po mamamatay yan, talagang sinisiguro natin sa paghahanda, walang fungus. So pag laki na, namumulaklak na, nag-spray din tayo ng fungicide para walang sakit. So yung nakikita nyo, yung spacing natin talagang medyo may kalayuan. Sinasadya po natin ito kasi lumalaki talaga yung sili. So parang mayroon na tayong enough space na madadaanan natin tuwing
nag-office tayo at saka nag-delay. Medyo malaki-laki ang space. Yung isa pang pinagandaan natin ay yung lupa. Kasi pag tuwing pag-ulan, talagang delikado ito. For water, kanang yung sobrang tubig, sobrang dami ng tubig, kalaban yan sa ating sili. So ang gagawin natin ay kukuha tayo ng lupa dito at saka ilagay natin. Talagang itataas po natin ang lupa. Maglalagay tayo dito ng kanal at magiging mataas na ito tuwing tag-ulan. No? Yan ang pinaka-purpose natin. So pag maitaas na natin, talagang hindi na maiiwan ang tubig dito. Talagang alis na sila, pupunta ang tubig sa mababang lugar. Ang gagawin po natin para po siguradong mataba ang tanim natin o ang lupa, magdadagdag pa tayo ng organic fertilizer dito. No? Magdadagdag pa tayo yung carabao manure, magdadagdag tayo sa gilid, at saka magdadagdag tayo ng chemical fertilizer, yung complete fertilizer dito. Ilalagay natin dito mga isang kutsara. No? I-circle natin, tapos lalagyan natin ng organic fertilizer, at saka tatabunan natin ang lupa. No? So, yung fertilizer natin, talagang hindi na yan maaalis kasi pinatabunan natin ang lupa. So, ang mangyari, tumataas ng konti ang lupa natin. So, tuwing magkukuha tayo ng mga damo, no? Ang mga maliliit na damo ay tatabunan lang natin ng lupa, no? Gamit tayo ng sarol at saka pala. So tatabunan lang natin dito, no? So ang mga damo talagang mawawala sila kasi tinatabunan natin ng lupa. So ganyan lang kasimple ang ating paraan sa pag-alaga ng sili. So, tuwing malaki na ang sili, kasi yung sili natin ay tataas ito ng ganyan. No? Tataas ito ng ganyan. At saka lalabong ito. May pagkakataon na matutumba ang sili dahil sa dami ng bunga. So, ilalagyan din natin ang poste dito para kagaya ng pagtatanim ng kamatis, no? Naglalagay tayo ng trellis para madipinsahan natin na hindi ito matutumba kasi yung sili talagang dadami ang kanyang bunga at sa dami ng bunga mababali po ang kanyang sanga. So kung luloobin, magkaroon tayo ng tamang-tamang panahon sa sunod na video, makita natin ano na nangyari sa tanim nating sili. So sana po nakapagbigay ako na sa inyo ng konting kalaman kung paano ko po ginagawa ang aking pagtatanim ng sili. At saka sa nakaraan pong ginagawa ko ay nangyari nang nakapagbinta ako ng marami. So ngayon, sana po subukan yung magtanim ng maraming sili para makakita kayo ng makapagbibinta kayo ng marami at saka makapira din kayo na magagamit nyo sa inyong araw-araw na pangangailangan. So, sana po at tangkilikin nyo ang aking YouTube channel at si Otida AgriTV. Magandang araw po at maraming salamat.